Hello mga kahanggan! Welcome back to our channel! So for today po ay gagawa tayo ng ulam, ang alimasag. Magagata tayo ngayon ng alimasag. So samahan niyo ako. Ito at umpisahan ko na ang mga ingredients natin. Gagayatin ko na yung bawang, luya, sibuyas. So ayun. So ito, ginagayat ko na yung mga gagamitin kong sangkap. Ito yung bawang, luya, at saka ang sibuyas. So, after nitong gayatin, bili ako ng alimasag sa store, sa grocery. At medyo may mga, ano siya, mga ali-aligi. Medyo mataba naman siya. Kaya, naisipan kong gataan. Kaso, ang problema, wala akong kalabasa. Ang meron lang ako ay sitaw. So, ilang linggo nang walang, ano, kalabasa sa store, sa grocery. Hindi ko alam kung bakit. Naubos na yata yung ano, tanim na kalabasa. Bawi na lang sa ano, sa timpla, kumbaga. Yan. Ating bawang. Sunod natin ang luya. Lagyan natin ng luya para alis lansa. Sunod naman natin ang sibuyas. Ayan. Okay, at ang sunod naman natin ay ang isa lang na yung alimasag. At lagyan lang natin ng konting Sprite para pampasarap. Okay? So, yun, nagpainit na tayo ng kawali na paglulutuan natin. So, ang unahin natin ay igisa muna natin yung sibuyas, bawang, at saka yung luya. Saka natin ilalagay yung ating alimasag. Unahin natin ang bawang. Pagkain na natin ang luya. Yan. Para yung amoy niya ay lumabas na. Pagkain na natin yung sibuyas. Lalong bumango. Bango. Amoy tinola na. Alimasag. Ayan. Medyo mataba-taba naman siya ng konti. Pero hindi naman siya as in ano. Pero malaman siya. Masubukan kung gaano siya kasarap pag naluto. So ayan, pwede na siya. Lagay na natin to. Thank you.
konti lang, pampaano lang, pampalasa lang. At tatakloban na natin at hayaan lang muna natin siyang pumulot. So, ayun. So, ito, baligtarinan muna natin yung ating alimasag para yung kabila ay maluto. So, ayan siya, oh. Igayagayin lang natin siyang konti at pwede na tayo maglagay ng gata. So ayun, tingnan natin to. Tingnan natin kung pwede na ilagay ang ating gata. So ayun, medyo na igayagay na siya. Pwede na natin ilagay yung gata. Or coconut milk. So ayun. Lagyan na natin ng mga pampalasa ang ating paminta. Medyo kulang-kulang nga lang ako sa mga ingredients, kagaya ng sili, wala akong nabiling sili, wala din kalabasa. So talagang ano lang to, simpleng ginataang alimasag lang to. Hindi ko lang alam kung anong kalalabasan nito kasi kulang-kulang nga. So babawi na lang tayo sa timpla kung mababawi. So ito asin. Kung ayaw nyo namang mag-asin, pwede rin kayong maglagay ng, anong tawag dyan? Patis. Sa mga ayaw maglagay ng asin. Or ng bitchin. Yan na siya, oh. Wow! Pasensya na kayo kasi yung camera pagalaw-galaw, alam niyo na wala naman tayong assistant, sariling sikat. So ayan, at syempre after nitong kumain, meron akong ginawa kagabi na anong tawag dito, molido. Ayan, sinong nakakakilala sa inyo ng ganitong pagkain? Ito ay molido, gawa ito sa kamote na nilagyan ng asukal at saka ng nyog. Batang 90s, mga ganyan. Ano siya? Tawag dito. May coconut pa siyang napalaglag. Yan, ito. Mga kasabayan ito ng mga bilikoy, ubi. Yan, ito. Masarap. As in, sarap niya talaga. Napakasimple ng mga ingredients niya. Kung pang negosyo ay talagang maliit lang yung iyong kakailangan ng puhunan. So, ayan. Pakainin lang namin yan pagkatapos kumain. Nagustuhan ng anak ko, kaya ano. So yan, lagay na natin yung ating sitaw. Sayang, wala nga lang sili. Okay, ayan na. Luto na ang ating alimasag. Ang ating ginataang alimasag. So, ayan. Konting kulo na lang to at okay na to. Luto na siya pero medyo iniiga-iga ko siya para yung langis, yung gata niya ay medyo maglangis-langis ba, para medyo mas lalong masarap. Pero luto na talaga siya. Ayan. Igaigahin ko lang siya ng konti. At okay na yan. So, ayun po mga kahanggan. Tapos na ang ating nilutong ginataang alimasag. So, salamat po sa panonood. At sana po ay magkita-kita tayong muli sa ating susunod na video. So, yun lang po. Marami pong salamat. Bye!